Department of Education, Division of Negros Occidental, Barangay Alegria National High School presents Simulation on Modular Printed Distance Learning for School Year 2020-2021. Triggering concerns of a second wave of infection. The Department of Education says face-to-face classes will be postponed until a COVID-19 vaccine is available. May isang kaso na ng COVID-19 na naitala sa Barangay 84 San Jose Tacloban. Sino ang magakala na ang isang hindi nakikita ngunit nakamamatay na kaaway ay maaaring makabinsala, hindi lamang sa Pilipinas ngunit sa buong mundo? Ang isang virus na nagmula sa Wuhan sa bansang China ay nagdulot ng takot at paghihirap. Walang sinumang makakaiwas, bata man o matanda, mayaman o mahirap. At upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, lalo na sa aming mga mag-aaral, ang pagbubukas ng klase ay pinagpaliban. Sa wakas, pagkatapos ng konsultasyon at masusing talakayan, naabot ang kagawaran ng edukasyon ang pagpapasyang itakda ang pagbubukas ng klase sa 5 ng Oktubre ngayong taon. Ang nasabing ahensya ay nagbalangkas pa rin ng batayang edukasyon sa pagpatuloy na plano na may pag-aproba ng Pangulo at ang gawain ng Interagency Task Force. Pinangunahan ni Ginoong Joel J. Samudyo, School Principal, ang pagpupulong sa pamamagitan ng Zoom upang pag-usapan at ipalaganap ang nasabing Learning Continuity Plan. Isinaalang-alang na ang Barangay Alegria National High School ay mayroong 5 catchment barangays. Ang bawat guro ay pinangkat ayon sa mga sentro na binigyan ng nakatalagang barangay upang matiyak na ang plano ay maisasagawa ng maayos. Ngayong taong pasukan, iminungkahi ng kagawaran ng edukasyon ang iba't ibang mga modalidad ng pag-aaral na naaayon sa pagbubukas ng mga klase. Harapan, malayong pag-aaral, pinaghalo-halo na pag-aaral, at pag-aaral sa bahay. Matapos makuha ang mga form sa pag-enroll sa pag-aaral, nakapagtalaga ang Barangay Alegria National High School ng kabuuang 756 na binubuo ng 605 junior high school at 151 senior high school. Batay sa survey, karamihan sa mga mag-aaral ay may magagamit na mga smartphone, ngunit may ilang mga hamon na maaaring makaapekto sa kanilang proseso ng pag-aaral, tulad ng hindi sapat na allowance sa pagload ng data at hindi matatag na koneksyon sa mobile internet sa kanilang mga lugar. Sa makatuwid, karamihan sa mga nag-aaral ay pinili ang pag-aaral na modular. Karamihan sa mga module ay na-download mula sa Learning Resource Management and Development System, habang ang ilang mga module at mga gawain sa pag-aaral ay nagmula sa division at ginawa sa pamamagitan ng mga inisyatibo ng paaralan. Noong 10 hanggang 12 ng Agosto, suot ang kanilang personal na kagamitang pamproteksyon at pagsunod sa panuntunan sa social distancing, ang mga magulang ay pinagpangkat-pangkat upang lumalo sa 3 na oryentasyon na magulang sa 3 magkakahiwalay na lugar upang pag-usapan ang mga bagong paraan sa pag-aaral at upang matugunan ang iba pang mga pangailangan na mag-aaral. Ang Barangay Alegria National High School sa pamamagitan ng MOOE ay pinunduhan ang paggawa ng mga module at learning activity sheets. Ang mga module nito ay batay sa most essential learning competencies upang mapabilis ang pinahagin ng mga module at mga gawain sa pag-aaral ng bawat estudyante. Narito ang mga sumusunod na hakbang. Una, ang mga guro ng bawat asignatura ay gumawa ng learning activity sheets ng kani-kanilang mga paksa. Pagkatapos ay ibibigay ito sa mga tagapayo sa klase. Pangalawa, ang mga tagapayo sa klase ay maghanda ng sobre na naglalaman ng mga learning activity sheets sa lahat ng asignatura.
Pangatlo, pagkatapos nito, ang nasabing mga sobre ay pinagsunod-sunod ayon sa barangay na kinabibilangan. Pang-apat, ang mga guro na nakatalaga sa bawat barangay ay maghatid ng mga module sa kani-kanilang strategic centers. Huli, kunin ng mga magulang o tagapag-alaga ang mga learning activity sheets sa mga kani-kanilang sentro. Tinitiyak na sa paggawa ng mga materyales, sunod-sunod ng mga guro ang mga proteksyon sa kaligtasan ng kalusugan tulad ng pagsusot ng face mask, pagdisinfekta sa lugar ng trabaho, pag-obserba ng social distancing at paggamit ng alcohol upang maiwasan ang nasabing virus. Sa mga drop-off center, ang pamamahagi ng mga module ay may nakasalalay pa rin mga panuntunan sa kaligtasan ng kalusugan. Sa bahay naman, ang mga mag-aral ay gagabayan ang kanilang mga magulang o tagapag-alaga sa pag-aral ng mga module at pagsagot sa mga learning activity sheets. Ibabalik ng mga magulang o tagapag-alaga ang mga module sa kani-kanilang mga strategic center. Ang guro ay nakatalaga na kunin ang mga module at ayusin ayon sa antas na baitang. Pagkatapos, ang mga guro ng bawat asignatura ay masusing susuriin ang mga learning activity sheets upang masuri nila ang kanilang natutunan. So, mas okay man tani nga may module. Nabudlayan ko gid ma'am kay di kami adaan nubo ang level sang pag-eskwela. Ako nga lola. Di may ara gid ya nga hindi ko ka-engindi siya, hindi man ka-engindi nga akong estudyante. Di kabudlay gid ya ma'am Ang Barangay Alegria National High School ay lumikha ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangilang ito o sa pamamagitan ng paglikha ng mga pangkat sa Facebook o maaari silang magpadala ng direktang mensahe sa opisyal na pahina ng Facebook ng paaralan kung saan na i-post din ang mga numero ng contact ng guro. Kahit na ang modular distance learning ng pag-aaral, lalo na ang nakaprint na modular ay maaaring may mga pagkukulang, ngunit sa pangkalahatan, ito ay isang tagumpay. Para sa mga bata! Para sa mga kabataan! Isinasaalang-alang na ang mga mag-aaral ay patuloy na natututo sa bahay sa suporta ng kanilang pamilya at lahat ay kasangkot upang gawin itong isang matagumpay. Good morning everyone! Department of Education, Barangay Alegria National High School is now ready for the implementation of modular distance learning with no face-to-face classes for the opening of school year 2020-2021. My gratitude to all our stakeholders, to the Barangay and Municipal LGU, headed by our Honorable Mayor Jerry Rojas, for all the support for the continuity of learning for all our learners. Thank you also to our PSDS, Ma'am Marjolina Angelina Halloween, and to our school's division superintendent, Ma'am Marcet Sabalukan, and to all our leaders in the department in preparing our teachers and school heads in the implementation of our chosen learning delivery modalities for school year 2020-2021 in this time of pandemic. Handang-handa na po ang Barangay Alegria National High School na isulong ang edukalidad. We choose to implement modular distance learning because the safety of our learners and the safety of all is our top concern. We heal as one, sa BANHS tayo. Oh!